أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ating ipinagpapatuloy ang pinag-aralan natin noon, mga nakarang araw, patungkol ho ito sa akida. Alam ho natin bilang Muslim, napakahalaga ang pag-aaral ng akida. Dito natin napapatatag ang ating relihiyong Islam, ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-aralan natin dati sa mga nagdaang araw ang nawaqid al-Islam, yung mga nakakasira sa pagiging Muslim. Nakuharan natin yung mga uri ng shirk at marami pa tayong napag-aralan. Sa araw na ito, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat bilang isang Muslim, napakahalaga na aralin niya at malaman niya kung ano ang mga panuntunan na dapat nating sundin, na dapat nating mapag-aralan bilang isang Muslim. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala, ating tatalakayin ang tinatawag na al-usul at talata. Itong tatlong panuntunan ito, o ang tatlong panuntunan, ang siyang nagiging summary, kabuuan ng lahat na pag-aaral sa Islam. So, ano-ano ho ba ang mga ito? Unang panuntunan ay ang tinatawag na ma'rifatul abdi rabbah o ma'rifatullah. Ibig sabihin, kung paano malalaman ng isang tao, makilala ng isang nilalang o isang Muslim ang kanyang tagapaglikha, ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din tayong ma'rifatu al-abdi dinah. Ang pangalawang panuntunan ay ang kaalaman ng isang alipin sa kanyang relihiyon. Ang pangatlo, ma'rifatul abdi nabiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kaalaman patungkol sa mga propeta, lalong-lalo na ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaano kahalaga ang tatlong panuntunan ito? Sinabi natin kanina na ito ay sumasaklaw sa lahat ng pag-aaral sa Islam. Sapagkat ang una, yung ma'rifatullah, ay kaalaman sa Allah. Iyan ho ang tinatawag na tawhid. Pag-aaral sa akida. Makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang tawhid ur-rububiyyah, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawa tulad ng pagbibigay ng rizq, biyaya, tulad ng pagiging mudabbir, controller, tulad ng paglilikha. So ang lahat ng yan ay nag-iisa lamang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang may kakayahan nito. Pangalawa, yung ma'rifatu o tawhidul uluhiyah, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga uri ng pagsamba sa kanya. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kahit anumang uri nito.
tulad ng pagsasala, pagbibigay zakat, pag-aayuno, at pag-ahaj o pilgrimage, panalangin, pananalig, pagmamahal, pagkatakot, lahat ng ito ay uri ng ibada na nauukol lamang sa Kanya. At ang pangatlo, yung tawhidul asma'i was sifat, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga pangalan, na siya lamang ang as-sami' all-hearing, ang nakakarinig ng lahat, al-wasir, na nakakakita sa lahat, na walang dapat, na walang naitatago sa kanya, all-seeing. Ang lahat ng yan ay mga pangalan at katangian ng nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang katambal dito, wala siyang kahalintulad dito, wala siyang paghahalintulad, at hindi rin natin pwedeng ihambing sa kahit anumang bagay. So yan ho yung tinatawag na ma'rifatullah. Makilala ng isang nilalang ang kaniyang tagapaglikha. Ang mga bagay na ito ay binubuo ng mga sumusunod. Una, ibig ko sabihin kung papaano ang isang nilalang mauunawaan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang Diyos. Una sa lahat, anna rabbana huwa Allahu alladhi rabbana wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Malaman ng isang tao, ng isang nilalang na siya na Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nag-aruga sa kanya, ang nagtustos sa kanya, at ang lahat ng mga alamin, lahat ng nilalang biniamihi sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Pangalawa, anna Allah azza wa jal huwal ma'bud walaysa lana ma'budun siwa. Malaman niya na tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging sinasamba, ang siyang tanging may karapatan sa pagsasamba sa kanya. Siya lamang ang may karapatan nito. Walaysa lana ma'budun siwa, at wala tayong dapat sambahin maliban sa kanya. Pangatlo, arrafana rabbuna bi ayatihi wa makhluqatihi al-azima. Itinuturo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaalam sa atin ng ating Rabb, Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga tanda sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha na mga dakila, tulad ng langit, tulad ng lupa, ang araw, ang buwan, ang universe, kung ito ay iyong susuriin, kung ito ay iyong minumuni, iyong pinag-aaralan, nakakaragdag ito ng pananampalataya. Natitiyak mo sa iyong sarili na tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na may kakayahan nito. Wala nang iba. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay mga dakila, higit na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mas dakila na mga na siya ang lumikha ng mga ito. Ano yung mga tanda ng Allah? Kabilang dito ang gabi, ang araw, ang buwan, at ang mga kabundukan, kalikasan, lahat ng iba. Lahat ng mga yan at iba pa. Ang kaalaman na yan ang siyang pinakamataas na kaalaman sa lahat. Ang siyang pinakamataas na kaalaman sa lahat ng kaalaman na malaman mo kung sino siya, makilala mo siya sa tunay na pagpapakilala niya mula sa kanyang sarili. Paano natin siya nakilala na hindi natin siya nakikita? Hindi naman natin siya narinig. Nalalaman mo, nakikilala mo ang iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng kanyang pagbaba ng kanyang mga revelasyon. Ibinababa ni Anghel Jibril sa mga propeta. Halimbawa na lamang, ang kahuli-huli ang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaya't ipinahayag sa atin ang kanyang pangalan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innani anallahu la ilaha illa ana. Tunay na katotohanan, ako ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpakilala siya na ang pangalan niya ay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illa ana fa'budun. Wala nang dapat sambahin maliban sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawhid, ang siyang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, sinabi natin, pinakamahalaga sa kaalaman ng lahat ng mga kaalaman. At ito rin ang siyang itatanong sa atin sa araw ng doon pa lang sa kapag tayo ay nandoon sa ating mga libingan. Mayroong mga katanungan doon, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, si Munkar at saka si Nagir. Itatanong nila sa atin, Man Rabbuka? Sino ang iyong Rabb, Panginoon? Sino ang iyong sinasamba? So, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw ay may kaalaman sa Tawhid, pinaniniwalaan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi ka marunong mag-Arabic, subalit ang iyong pananampalataya ang siyang sasagot nito. Kung sakaling hindi ka nakakapagsalita ng Arabic, para sa mga non-Arabic speaker. So, yan ho yung unang panuntunan. Pangalawa ay ang ma'rifatul abdi dina, na malaman ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang relihiyon. Ibig ko sabihin, papaano nito aralin ang Islam? Dahil ang Islam ang siyang pinakamalawak na relihiyon, sapagkat saklaw nito ang lahat ng ating pamumuhay, maging ito man lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Ito ay batas. Ibig ko sabihin, ito ay hindi siya relihiyon lamang, sapagkat ito ay way of life. Ibig ko sabihin, ito ay pamamaraan ng ating pamumuhay na gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang iba pang gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa buhay natin maliban dito. Mga kapatid, dahil sa kakunti ng ating oras, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa Aqidah series. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين